Samantala, upang mas maisaayos, mas maging mabisa at masangkop ang paghatid serbisyo publiko ng Senado, ilang mga panukala po ang inihain ni Senator Christopher Bongo. Ang buong detalye sa report na ito. Nakahain ngayon sa Senado ang ilang panukalang batas para sa hangaring mas maayos, mabisa at angkop na paghahatid ng serbisyo publiko. Ngayong 19th Congress, nariyan ang Senate Bill No. 194 o ang panukalang E-Governance Act of 2022, ang Senate Bill No. 1185 o ang panukalang Bureau of Immigration Modernization Act of 2022, ang Senate Bill No. 197 na nagsusulong ng Magna Carta for Barangays, at ang Senate Bill No. 426 o ang National Housing Development Production and Financing Program. Si Senador Christopher Bongo ang pangunahing may akda ng nasabing mga panukalang batas. Sa ilalim ng panukalang E-Governance Act, isinusulong ang pagkakaroon ng integrated, interconnected, and interoperable information at resource sharing and communications network, hindi lang sa nasyonal na pamahalaan kundi maging sa mga local government unit. Isinusulong dito ang digitization ng mga paper-based at iba pang tradisyonal na paraan ng workflow sa mga opisina ng gobyerno. Nakasaad naman sa panukalang Bureau of Immigration Modernization Act of 2022 ang pag-amyenda sa Commonwealth Act of 1940 na nagsasaad ng mandato ng Immigration Bureau. Dito magbubukas ng mga bagong posisyon sa kawanihan at pag-update sa immigration system sa bansa. Napapanahon na rin ayon sa senador na isulong ang kapakanan ng mga opisyal ng barangay. Batid naman anya ng lahat na barangay ang silang tagahatid ng mga kinakailangang serbisyo dahil sila ang unang tinatakbuhan ng mga residente ng isang lugar. Kaya dapat lang na kailangan mapahusay ang kalagayan ng bawat barangay sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga opisyal. Ikukonsiderang regular government employees ang punong barangay, mga miyembro ng sanggunyang barangay, sanggunyang kabataan chairperson, barangay secretary, at barangay treasurer na may regular na sahod, allowances gaya ng hazard pay, representation at transportation allowance, 13th month pay, at iba pang kahalintulad na benepisyong tinatamasa ng mga regular na empleyado ng gobyerno. Isinusulong rin sa Senado ang mas abot kayang mga pabahay para sa lahat ng Pilipino sa ilalim ng Senate Bill No. 426. Umaasa ang mambabatas na malaki ang maitutulong ng mga panukalang ito kapag naisa batas para makamit ng bawat Pilipino ang mas komportableng buhay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.